Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. We all know that we are now living in troubled times. Araw-araw, wala po tayong napapanood o napapakinig na balita kung hindi patungkol sa COVID-19. Wala pong nakakaalam kung kailan matatapos ang pandemyang ito. At wala rin pong katiyakan kung saan patungo ang ating bansa maging ang mundo na atin pong ginagalawan. Sa panahon pong ito, maraming tao ang desperado sa paghahanap ng security, stability, and even source ng kanila pong hope at kanila pong peace. Naghahanap tayo ng magsasabi sa atin na matatapos din ang lahat, magiging ayos din ang lahat. Alam niyo po ba na hangad ng Diyos na gawin ito para sa atin, na tapusin po ang lahat? And God has given us tried and tested truths in the Bible for these troubled times. Ito po ang pag-aaralan natin ngayon, yung mga truths na ito na makakatulong po sa atin sa troubled times that we are in right now. So, ayan niyo pong basahin ko sa inyo yung nakasulat doon po sa aklat ng Job, chapter 19, verses 17 to 25. Please listen carefully. Ang sabi po ni Job, "My breath is repulsive to my wife. I am rejected by my own family. Even young children despise me. When I stand to speak, they turn their backs on me. My close friends detest me. Those I loved have turned against me. I have been reduced to skin and bones and have escaped death by the skin of my teeth. Have mercy on me, my friends. Have mercy, for the hand of God has struck me. Must you also persecute me like God does? Haven't you chewed me up enough? Oh, that my words could be recorded. Oh, that they could be inscribed on a monument, curbed with an iron chisel and filled with lead, engraved forever in the rock." Verse 25, "But as for me, I know that my Redeemer lives and He will stand upon the earth at last." Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Mula po sa mga verses na ito, makikita natin ang una, Job ay meron pong matinding sakit. Si Job ay meron pong matinding sakit. Si Job ay may pigsa mula po sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. At nakasulat po sa Job chapter 2 verse 8 sa Tagalog, pakinggan niyo po ito, "Kumuha si Job ng basag na palayok at ginamit na pangkayod sa kanyang mga sugat habang nakaupo sa abo. Sinabi sa kanya ng asawa niya, 'Ano, tapat ka rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na.'" Kung meron pong nakaranas ng matinding paghihirap at pagsubok, masasabi nating ito'y walang iba kung hindi si Job. Pangalawa, si Job po ay pinandirihan at hinamak, nilait. Ang asawa niya ay nababahuan sa kanyang hininga. Ang mga kapatid niyang lalaki ay nandidiri sa kanya. Hinahamak at pinagtatawanan po siya ng mga batang paslit. At lahat ng kanyang mga matalik na kaibigan ay nasusuklam sa kanya. Pangatlo, si Job ay nilayuan at iniwan ng kanyang mga mahal sa buhay. Matindi ang kanyang dinanas. Sa panong higit na siya'y nangangailangan ng habag, ng tulong, ng pagdamay at ng pagmamahal, anong naranasan niya? Ang naranasan niya na may panlalait, pagkukundina at pang-aabandona. Pero ang maganda, alam niyo, sa gitna po ng lahat ng mga ito ng sakit, pang-aabuso, panlalait, paghahamak, pang-aabandona at labis na kalungkutan, nasumpungan po ni Job ang katotohanan sa gitna ng kanyang magulong panahon at sitwasyon. Ano ang mga katotohanan ito? Number one, we have a Lord that lives. We have a Lord that lives. Glory to God. Bagamat nahihirapan at nasasaktan, tumingala si Job sa langit at nagdeklara ng isang katiyakan. Job chapter 19 verse 25, "But as for me," ang sabi niya, "I know that my Redeemer lives and He will stand upon the earth at last." Nandoon sa kanya yung katiyakan. He had the confidence na his Redeemer lives at siya'y ililigtas nito. Ang mga salitang ito po ni Job sa chapter 19 verse 25 ay nagre-remind po sa atin about the redemption. Sa panahon po ng kaguluhan at walang katiyakan, alalahanin natin na buhay si Jesus ang atin pong tagapagligtas. At tulad po ni Job, si Jesus ay pinahirapan din. Siya po'y nilait.
hinamak, inabuso at inabandona. Dinanas niya ang mga ito upang tayo pong lahat ay iligtas at tubusin sa atin pong mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Habang siya nakapako sa krus at naghihirap, si Jesus po'y sumigaw, "It is finished." Tapos na. Now remember this. These were not words of defeat, but words of a decisive victory. Ang mga salita po ni Job dun sa chapter 19 verse 25 ay nagre-remind din po sa atin about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Na bagamat totoo nga pong siya'y namatay sa krus, siya naman po'y muling nabuhay at hindi na po siya mamamatay at siya'y maghahari magpakailanman. Pangatlo, ang mga salita pong ito ni Job sa chapter 19 verse 25 ay nagre-remind sa atin about the return of our Lord Jesus Christ. Kapatid, kaibigan, pagpakiramdam mo tila nagtatagumpay na ang kasamaan, just remind yourself na babalik ang Panginoong Jesus. Hindi magtatagumpay ang kaguluhan. Never. Hindi mananaig ang korupsyon at hindi maghahari ang kasamaan. Babalik ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Praise God. Pangalawa po na dapat po nating maunawaan na ito. We have a love that lasts. We have a love that lasts. The Lord lives and His love lasts. And what a wonderful thought, isn't it? Alam niyo, wala pong lugar na hindi kayang abutin ng kanya pong pag-ibig. At wala pong taong hindi niya kayang ibigin. Tandaan po natin itong mabuti. Sa gitna po ng masalimuot at magulong panahon, wala kahit ano pang mga bagay sa mundo ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ayon po sa Romans chapter 8 verse 37, sinulat po ito ni Paul, anong sabi niya? No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Verse 38, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pangatlo po, we have a labor that lingers. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, one of my favorite verses, nasusulat po, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Marami po sa mga ginagawa natin will not really matter. Marami sa mga accomplishments natin ay mawawalan din po ng kabuluhan pag matatapos na po ang ating buhay sa daigdig na ito. Ngunit ang ating pong mga pagpapagal at paglilingkod sa ating Diyos ay tiyak na mananatili. May nagsabi nga po ng ganito, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Malaking katotohanan po ito. Ngayon ang tanong sa atin ay ito ngayon. Paano natin ginagamit at ini-invest ang ating panahon? Are we spending all of our time on things that will not last or on things that will surely last? Tandaan po natin itong mabuti. Sa panahon ito na punong-puno po ng kaguluhan, ang ating mundo, paghihirap at walang katiyakan, ang magandang balita naman ay ito, may katiyakan naman tayo sa Panginoong Jesus. So let's always remember this, we have a Lord that lives, a love that lasts, and a labor that lingers. Amen? May natutunan po ba kayo? I'm sure meron. So let's all pray. Dearest God and Heavenly Father, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa araw po na ito na kami po'y tinruan ng iyong Blessed Holy Spirit about the things or the truths about these troubled times na matatagpuan po sa Bible. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, because we have a Lord that lives, a love that lasts, and a labor that lingers. In your name we pray, Jesus. Amen, and amen, and amen. Glory to God. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Keep safe always. Stand firm in the Lord and in the power of His might.
Amen.